ang dapat kong partner was Lloyd Sammartino. But the time of the pictorial, nagka-chicken pox siya. So ang naging partner ko si Alfie Anido. Pero talagang, oh my God! Sabi ko, ang gwapo. Cooks, naalala mo, di ba hindi ko siya type noon? It's not funny. I don't like toilet jokes. Ano mo ba na yung, bakit ba ganyan? That song was originally intended for Sharon Cuneta. Really expected to win sa Gumapang Kasalusap. Dahil nakausap ko yung mga jurors noon, nasabi nila, nung tinawag na yung pangalan nung nanalo, sabi niya, ha? Ikaw yung vinote namin? Bakit? Here. Sino nanalo? Ako bang magkaroon tayo ng kaaway dito? Kasi gusto ko siyang pumayat kasi ang ganda-ganda! At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay! Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyahiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hi friends! Welcome to our channel, the Snoopy Serna Channel. Alam niyo po, dahil sa ang dami-dami po ninyong nag-request na magkaroon po ng part 2 ang ating Chikahan with Miss D, ibinibigay ko na po sa inyo ngayon ang part 2 ng aming kwentuhan. Enjoy! On that light, yung mga leading men mo kaya, what are the good experiences that you've had with Gabby Concepcion? Simulan natin. Ay, nako, si Gabby talaga, si Luscious Lips. Yan ang tawag ko sa kanya kasi palaging red ang lips niya. Sabi ko nga, Gabby, tell me the truth. Nag-lipstick ka, no? Pero ang bait-bait ni Gabby. Ano na ang naalala ko sa kanya nung 14? Di ba lumiligaw sa akin si Alfie? Tapos pinuporma niya rin ako. Nagsuntukan sila ni Alfie. Kung gusto mo, suntukan na lang. O, sige! Nang pa ako isa pa din sa kala ko yun. Ano? Yung sa brief. Anong brief? Tapos siya sa'yo. Tapos na siya. Grabe ba? Grabe talaga si Cookie. Naalala niya lahat. Nakalimutan ko na nga yun eh. Naalala ko sa... May nagkwento sa akin. Christopher De Leon. Magaling na artista. Pero yung mga unang movies ko kay Christopher, nako, inis na inis ako sa kanya kasi lagi siyang late. I remember one time sa inis niya sa akin, may kissing-sing kami, kumain ng bagoong yan. Oh. Kasi nga sabi ko, why are you late? Kanina pa yung call, how come you just arrived now? Tapos ka na mag-makeup kasi gusto ko nang umalis. Nako, siguro sa inis niya sa akin, sabi niya, dali lang ah. Maliligo lang ako bago ng eksena. Ito na, kissing-sing, pag ganun. Oh my God! Direct! Sabi ko, what did you eat? Tawa siya ng tawa sa arte-arte mo kasi. My gosh! Oh my gosh! Sabi ko, ang direk! Ang bagoong! But now, oh my God, I love working with Boyet. It's a joy to work with, ano? Hindi lang, tsaka, alam mo, totally 360 degrees, nagbago siya na. I love the way he's become malalim. Yes! Totoo. And ito naman si The Bossing. Oh my God! The love of... Si Vic Soto. I think sa lahat ng naging lalaki sa buhay ko, yan ang napakaseloso. Saan ka na? Andito sa grocery. Anong section? And may bodyguard pa yun, ha? Balik ko. Bakit wala ka ng lipstick? Kumain ako ng ano, ng parang ganong corn dog Julius Orange. Bakit wala ka ng lipstick? My God! Sabi ko, sana pala nag-retouch ako bago kumuwi. Pero kung ano nung thought ang iniisip niya, napakaseloso. Pero kaya hindi naman alam na kumain ka lang ng hotdog. Sinabi ko, sabi niya, hotdog? Anong hotdog? Hotdog! Julius Orange! Pero that time, ako yun yung parang hatest time ko sa kanya. Pero now, he's also evolved ay, naku, to become he ano, has diba? Changed a lot. Wala akong masabi. Talaga, a better man. And he wants time with children, time with apo. Ibang-iba na. Ibang-iba na siya, Lins. And ito naman. Nako, si Edu, si ano, si Fit and Fab. Kaya lang, napakadaldalero din ito eh.
Actually, masarap siyang kasama kasi ang gulo-gulo niya. Oh. Layo po siya, palagi siyang tatatatato. Nakakatuwa yan si Edo. Tsaka talagang talk show host. Ito naman si Goma. Sino namang hindi mapapawaw kay Goma? Pag talagang partner mo si Goma, ano yung talagang, ha? Ang pogi niya. Talagang katawa niya. Naalala mo nung nagbe-bench pa siya na sumasagot. Diba ganun? Bibigandang hari. Alam mo, nakakatawa to si Rustum. Naalala ko, may ginagawa kaming pelikula. Ako pa yung bridge over troubled waters nila ni Carmina. O, din naman naman. Hindi pa uso yung cellphone. Ako yung tiga, hindi mo pa daw siya binibip. Hindi pa daw, magpadala ka daw ng beep message, ganyan. Nakakatawa, meron kaming love scene noon. Sabi niya, pamangking kita, ha? Pamangking kita. In the middle of the eksena ng love scene, sabi ko, Tiyo, huwag po. Ay, sabi niya, tiyo ko daw siya. Alam mo, tawa kami ng tawa, hindi na namin matapos yung love scene sa kakatawa. Pero paano naman kayo naging related yan? Hindi ko masyadong sure kung paano, pero sinabi niya na pamangkin niya ako. Alaga. Ito naman si Gary Estrada. Naku. What can you say about him din? Do you know that Gary used to stalk me? Nagkita kami sa gym, and then nakita niya ako. He started giving me yung mga weights. Tapos tingin siya ng tingin sa akin. Sabi ko, excuse me, are you working out your eyes? Kasi tingin siya ng tingin, imbis na yung body. Nakakailang naman yun. Sinundan niya ako hanggang sa, nakailang ano na ako sa gym. Palagi siya nandun hanggang sa ayun na, sinusundan na ako sa bahay. Sabi ko, why do you keep following me? Anhing kita, bata-bata mo. Hindi kita pwede maging boyfriend, okay? Okay? Sabi niya sa akin, mahal na mahal niya ako at magpapakamatay. Oh. Gusto niya pa nga maglaslas sa bahay ko. Sabi ko, sige, itong kuchilo. Makamatay ka ha. Pag hindi mo tinuloy, hindi ka na makakabalik. Kasi napuno na ako. Sabi ng yaya ko, wag mo namang ganyanin si Gary. Buti hindi tinuloy. Kapag-usapan natin mga director ngayon. Let's talk about the film directors that you worked with and who became your friends. Ah, si Lino, naging kaibigan we'll start ko with yan. Tito Lino. Nakakatawa yun si Lino, paano kami naging friend. Nung una, gusto niya akong patayin. Sinumbong niya pa ako kay Tata Menes, yung producer. So sabi niya, ang arte-arte mo mag-Tagalog ka. Sabi ko, I'm really not good in Tagalog, please. Alam mo naman, di ba, when we started, hindi ako masyado sa Tagalog. May tuwang yung Tagalog ko. Kasi we grew up speaking English. Please don't say things like that. Why? It makes me nervous. Correct. So, yan. Ayan, dila mo, Pilipe. Tututututu. Tapos, isang kagat na lang at tumigil ka na dyan. Tapos sabi niya sa akin, okay, I want you to cry, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, ganyan-ganyan-ganyan. Pag sinabi mo tong line na to, dun palang babagsak ang luha mo, isa lang. I only want one on the right cheek. Sabi ko, are you serious? How can I command my eyes to only have one luha and on the right eye? Bakit? Nagagawa ni Hilda Coronel, magagawa mo. Am I Hilda Coronel? Sabi ko, I can't do that. I'll do that if you can do it. Do it. Sabi ko sa kanya, tinawag niyo yung producer. Abay, napakabastos nitong artistang to. Maldita to. She's a brat. She's a spoiled brat. Galit na galit siya sa akin. Siya, sabi ko, you know what? Even if you do it 1,000 times in front of me, I'll never be able to do it the way you do it. Why? Because you're gay and I'm a lady. I'm a woman. I'm gonna act certainly different from you. Huwag mo kong mamalditahan at tinuturo ko kung anong gagawin mo. Makinig ka! Kung nagagawa ni Hilda Coronel, magagawa mo to. Dumating yung producer, parang, nagagalit na si Lino. So, sige, I'll try. Parang sa loob-loob ko, ganun na, chine-challenge mo ako, sige. Nagawa ko. Yan siya na ganun. Hindi pa tutulo. Hindi ko siya nakikita, nandito siya sa likod. Hindi pa tutulo. Not yet. Go on. I can see it. Yes. No. I want to see those things. Sabi ko, parang siya nag-orgasm. Sabi ko, Lino, ano ba? Success, I know you're the greatest director in the land, but it's really so distracting. Tumigil ka! Huwag mo kong babaklayin, ha? Muna! Hanggang nasanay na ako.
And then naging super close kami, nagkukwento na siya about his love life. Yung, and then we did a series of so many movies together. Ko si Ishmael. Dramatic director. Sigaw. Si Ishmael, di ba? Medyo dramatic din yan si Ishmael. Yes. Pero once ko lang kasi siya nakatrabaho. Ako din. And it was for a comedy, yung Working Girls. Pero he's one of the wittiest directors I've worked with, no? Very yes, witty. Hello. Di ba dati may Grandmas Inn dyan bago naging Eastwood dyan? May mga malalaking usa. My God, sinakaya ko dun sa napakalaking liig ng isang usa na supposed to be, nagsisigaw ako dun kasi comedy. Sabi ko, if I fall off this, I'm gonna get pilay. Isipin natin yan pag nahulog ka na. Maldita ka, sumakay ka dyan! My God, nandun ako, nanginginig ako. Take na, nanginginig ako. Ayan, tamang-tama, hindi ka na kailangan umarta. Eh, ito din. Mahuhulog ako sa usa. Mahal na mahal mo to. Ay, oo, si Joey. Actually, si Joey ang unang nakadiscover sa akin. Temptation Island, 14. Sunod-sunod, puro Joey yun. Blue jeans. Din si Joey si ang Joey. Mentor. At saka nakakatawa siya kasi isusulat niya yung script sa set. Doon niya rin. And I, nobody beats Joey sa mga campy dialogues. Oo nga. Totoo. Diba yung mga rub-a-dub-dub? Three bitches in a tub. Rub-a-dub-dub. Two bitches in a tub. Joey. Si Joey yun. Diyos ko, nakakatawa siya. Yan ang parang kumbaga sa mga director. Nagkaroon tayo ng pause for a while. Yan ang isang pasang krus na director sa akin. Naalala ko, nagsushooting kami sa Zambales ni Gary Estrada. Hindi nandun kami umaga. Hindi pa kami nagtitake. Sabi ko, Direk, ano pong iniintay natin? Pero ang call maaga, 7. Eh, yung pelikula lang yun, di ba? Buong pelikula, nakabikini lang ang lola mo. Ano nga bang pelikula yun? Tag-ulan, tag-araw. Eh, dito naman, si Gary, kasi di ba, nabuborn na siya, sulat siya ng sulat ng I love you sa sand. Sabi niya, stop it! Walang ligawan dito sa set. Kala ko kung sino yung pala, si Gary nagsusulat ng I love you sa sand. Eh, hindi ko naman napapansin. Tapos din, nagkukwentuhan na lang kami ng mga bagets. Alam mo, nag-iintay kami hanggang hapon na direct sunset na ano po bang iniintay natin? Wala pa tayong nakukunan. Iniintay kong lumabas yung maliit na talangka doon sa butas. My God! Eh kung maisipin niyang bukas palalabas, paano yun? Seryoso yun? I'm serious. Di balik kami sa kwarto, sabi ko, sabihan niyo na lang ako kapag lumabas na yung talangka na yan sa butas. Meanwhile, dito ako sa kwarto. Tapos nagalit siya. Bakit daw tong artista na to, sinasabihan siya kung anong gagawin. Sabi ko, I'm not gonna waste my time on you while waiting for that stupid crab to come out of that freaking hole. Sabi ko, I'm going to report you to the producer. Next day, bored na bored na kami ni Gary. So, nagte-tennis kami doon sa resort. Sige, te-tennis kami. Stop it. Sabi niya, magte-take na tayo. Di nandun na kami, wala pa. Hanggang sa iniintay niya na naman yung moonlight na mag-shimmer yung mga moonlight doon sa dagat. Sabi ko, anong oras pa yun? You need a scientist or weatherman to tell you kung kailan magkakaroon ng shimmer dyan sa dagat. Hindi mo pa pwedeng lagyan na lang ng clay lights yan para magkaroon ng silver lining daw sa dagat. Kailangan niya daw yung silver lining na yan sa dagat. Mientras, pag may silver lining, doon na daw kami nakikissing sinig. Pero, nung nakita ko yung finished product, okay, nakita ko na kung ano pala yung mga iniisip niyang shots. Pero man, you gotta have all the patience in the world to work with this guy. Yeah, nakatrabaho ko naman si Mike De Leon sa ano nga bang movie? Ayun, hindi nahahati ang langit. Si Mike De Leon naman, he's such a magaling siyang director. Pero alam mo siya, never ko pa siya nakitang, siguro once ko lang yata siya nakitang tumawa o ngumiti. Napaka-serious niya. Pero he's very technical. Ano siya eh? O, di na hanggang dito ka lang. Ganyan. Hindi mo pa aminin. You miss Melody. Cynthia, I need you. Kahit na maganda yung eksena mo, sasabihin niya, I'm sorry, you did very well in this take, but you crossed the border because your line is only up to here and you crossed the boundary. It's only up to here. Oh, very technical, very technical siya na kung hanggang dito ka lang. Words to ponder. Proverbs chapter 27, verse 9. Sweet friendships refresh the soul and awaken our hearts with joy. For good friends are like the anointing oil that yields the fragrant incense of God's presence. Friends are the closest people to us apart from our family.
Sila ay biyaya ng Diyos sa atin na gumagabay at humihikayat sa atin na maging mabuting version ng ating sarili. Dahil sa kagustuhan ng may kapal na tayo ay mapabuti, He created friends to encourage us to be the person our God wills us to be. Friends are our earnest counsel. Totoo, taos puso, at may pagmamahal. It is my hope and prayer that by grace, we will become that friend today and always. Amen. Thanks, Miss Dina Bondi. Nako, natapos na naman po ang isang masayang kwentuhan at malaman na kwentuhan with our favorite, the beautiful Miss Bondi, Dina Bondi. If you like this, please like and then please share it with your friends and also subscribe para lumaki pa ang ating community. And then please press the notification bell for updates kung kailan pa po tayo mag-load ng mga susunod na episodes. And also, salamat din po sa lahat ng mga sponsors na nakikita ninyo dito sa baba na patuloy po na nagbibigay ng support sa ating channel. Very much appreciated po. And guys, don't forget, rain or shine, friends po tayo.